Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa.
Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha. At sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya
dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.
dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoong, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan,
at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang Kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob
napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili. Upang kung nasaan ako,
naroon din kayo. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang Kanyang anak upang maging handog
sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig.
kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha, at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban.
at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti,
Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha. At sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod.
lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang Kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo
ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ako kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat.
Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha, at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin.
mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar?
At kung aalis ako at ipaghahanda ako kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha, at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig,
Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat,
ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat
batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal.
Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang Kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.
Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan,
at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha, at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa.
Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasaiyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos.
sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, "Kung nananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo, at ito'y ipagkakaloob sa inyo." Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin.
Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan.
Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus,
kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo. Hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo.
Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha. At sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip.
Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang Kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.
Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo,
Inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang Kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang Kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi
itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala.
Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha, at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.
Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam o hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin,
Paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sugoy niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin,
at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang mga hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sinabi ni Jesus, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi ito totoo, bakit ko pa sasabihin sa inyo na aalis ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar? At kung aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa aking sarili, upang kung nasaan ako, naroon din kayo. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa ninyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga naroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha. At sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Hindi niyo ba alam
O hindi niyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At anumang hingin ninyo sa panalangin, kung may kalakip na pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mangyayari nga iyon sa inyo. Sinabi ni Jesus, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito.